So, good morning guys. Ang ingay ng manok doon, no? Nagtitilaok. Siguro may nangitlog na manok. Ang ingay. Tingnan nyo guys, yung flower, oh. Namukadkad na. Galing ito kila Gia sa papa niya, guys. Tingnan nyo. Ang ganda, diba? Marami pa, oh. Ayan, oh. Meron pang hindi namukadkad. Ayan. Ayan. Diba guys, gumamela to? Gumamela ba to? Tapos ang lemongrass ko malaki na. Ay, sa akin na, 'di ba? Hindi na kayo siya nat kay Papa Kabir, sa akin na kasi malaki na. Marami na namang mga baby na lemongrass, guys. Tutubo. Ang ingay ng manok. Andun oh. Ganda ng panahon, guys. Toothbrush siya. Tapos tingnan nyo. May nanganak na aso doon, guys. So, tingnan nyo oh. Kawawa naman. Kaninang umaga lang yan ng anak. Tingnan nyo. Ayan. Bagong panganak siya. Bagong panganak siya, guys. Tingnan nyo ang baby. Oh. Kawawa naman to sa winter, guys. Kasi taglamig na ngayon. Sabi ko kay Sean, mag-ingat kapag bumaba. Kasi baka mangangagat yan. Ito na guys yung kalabasa na nabili ko nung nag-mall kami ni Papa Kabir nung nag-grocery. Ang ganda ng bangles ko, masyadla. Tapos, pansin ko lang ba guys? Ayan. Yan na yung kalabasa. So, gugulain ko na. Tapos, bumili nga si Bianan ng talong. Ayan. Sabi ko sa kanya, masarap pag may ano, magpakbit ako kung may okra. Sabi niya bibili daw siya. Mukhang busy siya guys, kasi kanina pa nakipag-usap, hindi ko alam sa mga anak niya ba or kamag-anak ba. So gigisahin ko na lang sila guys. So hi guys, good morning and welcome back ulit sa ating YouTube channel. This is again your Sisi Nor from Filipina Indian Culture. So eto na nga guys, ayan, nagluto na ako ng kanin ko and maggugulay tayo for today's video. Walang okra kasi busy ang aking biyanan. Hindi ko alam kung kanino siya nakipag-usap. Hayaan na lang natin siya yan kasi ang routine niya. Busy siya pag ganitong time pagkatapos ng mga gawain namin sa bahay. So, ako hindi pa rin ako tapos dahil ay nagluluto pa rin ako. Pinakbet. Pinakbet ba to guys or ano ba? Kasi wala namang halong gulay, iba't ibang gulay. Ano lang, talong lang at saka kalabasa. Yan, nilagyan ko rin ng sili. Kain po guys. Makasarap naman ang kain ng inyong sisinor ngayon. Yung talong pala ay binalatan ko kasi ibang talong siya guys eh. Masyado siyang dark yung pagka-purple color niya, pagka-violet niya. Kain po. Tingnan nyo guys, oh, kasi bagong panganak ang aso, dinalhan nila ng gamot na bagong para sa bagong panganak. Oh. Nakikita nyo na yan. Sagday ko niyo yung ba ako dito. Ano, teka ako. Ipan nila rin sa
pino, natang, di natang, di mong nipa. Chupi-chupi, ha, papas eh. Chalo, astro. Pio. Iinom na naman po kami ng gamot, mga tita, kasi si Babu po ay may sinat-sinat, si Ponat ubo. Si Ate Shaneling may ubo rin. Ganito talaga kami dito, guys. Tayo. Suba-suba. Idara, wapas ako. Come back. Pag nagta-travel kami, pagkarating, hindi talaga kami okay. And siguro dahil na rin sa magwi-winter na, dahil siguro magwi-winter na rin, guys. So, hi guys! Good morning na! Good morning na naman! Naglaba ako ngayon, guys, ng mga labahin ko na nung nagbiyahe kami papunta doon sa bahay nila Bibi Mahi. So, time na para maglaba. Nung nakaraang araw, si Ipag yung naglaba. Hindi ako nakapaglaba. Siguro, it was 2 days or 3 days, guys. 3 days ata ngayon na hindi ako nakapaglaba after nung travel namin. Kasi sobrang pagod talaga, guys. Gusto ko lang parang magpahinga ba. Ganun. So, sasagutin ko lang. May nabasa akong comment, guys, na parang inaalipin naman daw ako dito. Nakakatawa lang kasi ang taga-tagal na natin sa YT ngayon na naman ulit may nakapansin ng ganun. Tagal-tagal na natin sa YouTube, pero ngayon lang ulit may nakapansin ng gano'n na parang katulong daw, gano'n na naman. Siguro yung nag-comment, si Madam na nag-comment. Si Madam or si Ma'am or si Sisi na nag-comment. So, si Madam na nag-comment siguro, guys, ay hindi niya napanood lahat ng mga vlog natin. So, nung last time kasi nung vlog ko na which nag-comment siya, dito yan, naglinis ako ng room ni brother-in-law ko. So, nabanggit ko nga dito sa second floor, pag naglilinis ako, nililinisan ko na rin yung room ni brother-in-law kasi syempre wala dito yung asawa niya. So, ganito talaga yun, guys. Dito, ugali talaga yun nila na, for example, ah, kami, pero ngayon ko lang ginagawa to, guys. Dati ayoko rin ng mga ganun. Kasi feeling ko rin na ganun. Sabi ko, alipin ba nila ako? Inaalila nila ako? Ano ako dito katulong? Ganun. Ganun din yung mindset ko, guys. Tapos, parang bigla na lang sa dede, one day, kahit ilang beses na nila ako sinasabihan na linisan mo yung room ni brother-in-law. Kahit sinasabihan nila, mas lalo akong nagre-rebelde, guys, pag sinasabihan nila ako ng gano'n. Mas lalong inaayawan ko na maglinis. Gusto ko yung kusa talaga na ako yung maglilinis. Pero gano'n talaga yung ugali nila, guys, na nasa ugali na nila yon. Pag ikaw ay joint family, tapos, for example, kami ng asawa ni Bayaw dito, ha? Pag ako ay may pupuntahan, lilinisan niya yung room ko. Tapos pag siya naman ang may pupuntahan, lilinisan ko yung room niya. Pero noon nung nandito pa siya, and ngayon ko lang din naman ginagawa to, siguro mga, hindi pa 1 year, nalilinisan ko yung room niya. Pero hindi naman araw-araw kasi minsan si Hipag din ang naglilinis dito. Dati guys, ayaw ko talaga maglinis kasi ganun talaga yung iniisip ko na bakit alila ba nila ako. Tapos sinasabihan nila ako na pag ikaw wala, lilinisan niya yung room mo. Pag siya naman ang wala, lilinisan mo yung room niya. Pero iniisip-isip ko guys, hindi naman ako kasi Indian na may mga pamilya dito na laging lumalabas. Unlike sa kanya kasi na every weekend talaga ay umuwi siya sa kanila. So, iniisip ko guys na every weekend na umuwi siya sa kanya mga dalawang araw. Tapos ako lagi yung maglilinis ng room niya. Hindi naman niya ako alila. Ganun talaga yung iniisip ko guys. Kaya oo, hindi talaga ako naglilinis nung nandito pa siya. Ngayon lang kasi wala na dito yung asawa ni Bayaw. So syempre, hindi naman maganda na hindi ko lilinisan yung room niya. Kasi mga ilang araw din nalilinisan. Nakakaawa naman guys. Kasi mabait siya sa akin. Hindi ko nililinisan yung room niya dahil ay naaawa ako sa kanya. Dahil wala dito yung asawa niya. Hindi. Kasi nililinisan din to ni Hipag. Pero guys, kasi nakikita ko kasi kung gaano niya kamahal yung mga anak ko, kung ano-ano na lang binibili niya, pag umiiyak yung mga bata, dinadala niya sa labas, nilalaro niya. Pero yun, sabi ko, sobrang na-appreciate ko yung kabaitan niya ng para sa mga anak ko. Eh, bakit ko naman hindi ibabalik sa ibang paraan, di ba? Ganun guys. Kasi yung oo, yung inisip ko dati na pag naglilinis ako dito sa room ng asawa ni Bayaw, parang maano ba siya guys na parang
abuso siya. Ganun siya, ganun yung ugali niya actually, guys, ha. Hindi to Marites, pero ganun yung ugali niya. 'Di ba hindi naman siya eh, lahat parang marami namang ganyan. Pag sobra yung bait na pinapakita mo, aapakan ka talaga, 'di ba? Kaya minsan dapat din na nasa limit din yung pagpapakita mo ng kabaitan mo para hindi ka abusuhin. Ganon. So dati di ako naglilinis dito dahil yun ang iniisip ko na sabi ko guys na lugi naman ako kasi ako wala akong pamilya dito. Hindi ako nakakalabas na parang kahit lumalabas kami sa bulian lang, 2 oras at 2 oras tapos uwi naman ulit. Sabi ko lugi ako, hindi ako maglilinis ng kwarto niya kasi siya every weekend talaga umuwi. Tapos ako sabi ko wala akong uwi, dito lang yung pamilya ko. Kaya never ako naglilinis doon. Tingnan nyo guys mga puting tingnan nyo mga puting kalapati ang nagsisiliparan Ganda. Tingnan nyo guys. Mga puting kalapate. Siya yung may-ari. Yung may kambingan dyan. May mga manok. Ang ganda lang panahon. Masyaallah. May color green na kalapate rin. Tingnan nyo. So, naglaba pala ako. Ngayon ay magsasampay na ako guys. So, yung company ni Papa Kabir, guys, ay nagbigay ng regalo dahil ay Diwali na. Ano ito? Namkin eh. Sweet. Mitay. Mitar. Bedsheet. Wow! So, ito cuff guys, dalawa. Ayan. Ito bedsheet. Nice. Ito sweet. Tapos, ito naman ay mix. Ano to? Parang siyang namkin tawag nila dito. So, So, good evening na po. Time check. 5:45 PM na. Ayan. Tingnan nyo ang ganda ng panahon. Kuhunin ko na ulit yung sinampay ko. So, good evening na guys. Sobrang ganda ng panahon. Napakaliwalas ng panahon. Parang sarap tumambay dito guys. Kukunin ko na yung sinampay ko. Ala, nagsihulugan na sila. Hey guys, good evening na po. Maliwanag pa rin, pero evening na dahil magagabi na. Tumambay ako dito saglit. Kinuha ko lang yung mga labahin ko. And then, sabi ko, babalik ako dito sa rooftop. Iniwan ko dito yung phone ko. Parang sarap mag-imagine dito, guys. Alam nyo, homesick na naman ako. Homesick na naman ako guys, nakakamiss na naman ang Pilipinas dahil ba, ewan ko ba guys, pag ganito talagang papasok pa lang ang winter, homesick ako. Kasi feeling ko talaga ay nasa Pilipinas ako kasi yung weather ba, yung hangin, malamig-lamig, ganda ng panahon guys. Ganda ng panahon ngayon. Hindi siya mainit, tapos di rin malamig, parang ang sarap, basta ang sarap lumabas tapos matulala ka na lang ganun sa fire. Si Baboy nasa laba, ay nasa baba sa papa niya kay Papa Kabir. So dito nga ay 2 araw na lang Diwali na guys, and di naman kami mag sa celebrate ng Diwali, pero siguro bibili si Papa Kabir ng paputok para kayo siyan. Sabi ko, huwag siyang bilhan ng paputok kasi may ano siya, may sipon at ubo. Yung parang ano lang guys, yung parang, ano ba yan guys, star tawag nila dito, parang sisindihan mo lang siya, sisindihan lang, tapos may pailaw, gano'n. Sabi ko, gano'n lang bibilin kayo siyan. And takot kasi si Babo pag bumili kami ng paputok. Kasi mother-in-law ko sabi niya, nurugasan mo lang yung pinagkainan natin and then siguro magpe-pray siya. Sabi niya, till next prayer daw, wag daw siya gambalain. Wag daw siyang istorobohin till next prayer, uupo daw siya doon. Today kasi is Friday guys. Sabi niya si Sanju na lang daw ang magluluto ng kanin. Sabi niya, pahinga ka na. Kasi naglaba nga ako today.
Ano ba yan, guys? Homesick ako.